Okay, ngayong suspindido mga ka-taxpayer kong minamahal, ang audit, investigation, tax mapping, surveillance, subpoena, duces, tecum, suspindido. Anong gagawin mo? Uupo? Manonood ng TV? Magiging complacent? Dahil walang BIR audit, mag-isip ka. Okay? Mayroong best move ngayong walang galaw ang mga BIR official. Pag-aralan muna natin ito, mga ka-taxpayer kong mahal. Eh, marami ang nagko-comment sa aking mga post. Ah, eh, sinasabi na kakatakot. Anong mangyayari susunod? You can control, manage, and monitor your destination. That is true. Okay? Pwede niyong gamitin yung life doctrine na yon sa letter of authority. Because letter of authority is part of our life. Okay? Ngayon, pag-aralan natin yung in-issue ng BIR Commissioner noong May 30. Ayan. Sabi dito, basahin natin na maayos. Okay. All field audit and other field operations of the Bureau of Internal Revenue covered by letter of authority mission order. Okay? Basta cover, basta may letter of authority kayo at meron kayong hawak na mission order relative to the examination and verification of taxpayers' books, of accounts, records, and other transactions are hereby ordered suspended until further notice. O di suspended. Dapat itong suspension period na to, itong lull o kaya itong vacuum, okay, meron kayong ginagawa. Huwag kayong maupo dyan. Ha? May mga, sabi, oy, suspindihin muna natin yung professional fee mo, Mr. Maestro, Mr. Tax Specialista. Wala ka namang gagawin, eh, suspended. Mali. Mayroong kang dapat gawin. Ngayon, ituturo ko sa inyo, wag lang kayong magmadali. Panoorin nyo itong video ko, okay? Ituloy natin yung sinasabi para maintindihan natin ang utak ng BIR. As such, no field audit, field operations, and any form of business visitation in the execution of letter of authority, audit notices, or mission orders should be conducted, nor any new letter or mission orders be further issued. O di ang ganda. Ibig sabihin, simula May 31 hanggang ngayon, eh, wala ka matatanggap na bagong letter of authority, wala ka matatanggap na mission order, ibig sabihin, walang new surveillance. Walang, yung surveillance, ibig sabihin, babantayan yung POS machine nyo, yung cash register machine nyo. Magkakaroon ng tax mapping, titingnan yung mga display ninyong dokumento, OR ninyo, SI ninyo, o magsasurvey sa inyo, magkakaroon ng inventory taking. Wala na yan. Pati yung pag-i-issue ng subpoena duces tecum, wala na yon. Pag hindi kayo na-issue ng subpoena duces tecum, hanggang ngayon, kalimutan nyo na yon. Ngayon, there must be a preparation ngayong may vacuum. Okay? May vacuum ang mga taxpayer. Take this opportunity to control your destiny, to monitor your destiny, and to manage, handle your destiny. Yung sinasabi ko rito. Okay, tuturuan ko kayo ngayong araw na to. So, gagalaw sa BIR. Eh, di gumalaw ka. Okay. So, bago ka gumalaw, sinasabi ko sa inyo, eh, this is a privilege video from my belief and conviction. Ito ho kasi yung basis ng dapat ninyong maintindihan, mga ka-taxpayer kong mahal, para manalo kayo sa BIR investigation. Siyempre, ang anak ng letter of authority, ha? Ang
ang ano niyan, ang offsprings niyan, ilaging assessment notices, plural, marami. Okay? Plural. So, yung laman, di natin pwedeng pigilan yung assessment notices eh. Talagang lalabas at lalabas yan. Pero, yung laman yan, pwede tayong makialam. Pwedeng iba yung laman. Hindi favorable sa BIR. Kung hindi, favorable sa'yo. Yun yung sinasabi ko. You can manage the resort of BIR letter of authority. Paano yun, sir? Paano yun? Ituturo ko nga sa'yo. Ito po ang gagamitin ho ninyo. Ayan. RMC. Download nyo yan. Kung ayaw nyong magkaroon ng kopya, ayaw nyong magkaroon ng sakit ng ulo, download nyo yan. Gagamit nyo yan. Ngayon, sabihin ko, nakalimutan ko. Doon po sa mga gustong magkaroon ng libro, medyo luma na to. Pagan nyo lang yung telepon na ito. Okay? Yung telepon na yan. Bigyan ko kayo ng PDF. Okay? Kung kailangan nyo naman ng template para sa deficiency tax assessment nyo, eh, pwede ho kayong bumili sa akin. Mas mura ho yun kaysa magkonsulta kayo sa akin or kunin nyo ko as a tax specialista nyo. Now, since meron ho tayong vacuum ngayon, ito po yung dapat ninyong mail. Isa lang naman ang utak ng BIR eh. AS is the best. Ibig sabihin, ng assessment ng BIR, karamihan, 94% ay galing ho sa audited financial statement. Lagi kong sinasabi, kung ang pinanggagalingan ng deficiency assessment ng BIR o AFS o audited financial statement, edi wag kang mag-submit para wala silang magamit. Common sense! Common sense! Okay. So, since nakasubmit kayo, wala na akong magagawa doon. Kasi alam nyo, pag nag-submit kayo, nasa BIR na yun eh, hawak na ng BIR, in control and possession na ng BIR, merong nagtatanong sa akin. Sasagutin ko muna yung nagtanong sa akin. Sir, ngayon pong suspendido ang letter of authority, pwede ba kaming mag-amend ng financial statements? Pwede ba kaming mag-amend ng na-file na naming BIR form? Ito sa inyo, papakita ko ho at wala hong daya. Hindi katulad ng mga mandadaya dyan. Okay. Alam nyo naman yung mga BIR na yan. Mandaraya. Hindi ko naman sinasabing lahat. Sabi dito, letter A, section 6. Okay, sabing ganon, any return, nakikita niyo gumagalaw na yan, any return, statement, or declaration filed in any office authorized to receive the same shall not be withdrawn, provided that within 3 years from the date of such filing, the same may be modified, changed, or amended. So, meron palang 3 taon ang isang taxpayer para mag-amend ng kanyang tax return. Yung pinail. Of course. Pag wala kang pinail, edi wala kang ina-amend. Common sense! Ha? Common sense! Okay. Provided further that no notice for audit or investigation of such return, statement, or declaration has in the meantime been actually served upon the taxpayer. So, ibig sabihin, sir, mga taxpayer ko, actually serve eh. So, actually serve ba sa'yo yung letter of authority? Actually serve ba sa'yo yung audit? If the answer is yes, yung sinasabi dito, yung hindi mo na, yung na-file mo pala, sorry, yung na-file mong tax returns, reports, statements, basta na-file mo sa BIR. Ibig sabihin, prior the letter of authority, file mo sa BIR. Hindi mo pwedeng i-withdraw. Hindi mo pwedeng i-modify. Hindi mo pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng i-amend. O, di okay. Eh, paano, sir? Ito naman. Sumunod siya. Ano ka ba? Hindi ka naman nagbabayad sa akin ng professional fee. Tanong ka ng tanong. Okay.
Eh, sir, papaano? Hindi ako nag-file. Ang sagot dyan, pwede mong i-file. Kasi hindi ka nag-file. Magkakaroon ka ng open cases. Eh, di file mo habang suspended. Ang hindi pwedeng gawin ay mag-amend. Eh, kung wala kang i-amend dahil wala kang i-file, pwede mong i-file. Yan ang hindi alam ng mga maraming taxpayer. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga ka-taxpayer, kumuha na kayo ng libre kong libro. Ayan po, libreng libro para ho sa inyong lahat. Makukuha niyo ho yan sa akin lamang. Ako gumawa ng libro. Maganda ho yung inyong pananaw sa letter of authority kung meron kayong ganitong libro. Okay, kumuha na kayo. At kung meron na kayong pambili ng aking template, hindi bumili kayo. Hindi ko yung pinagbabawal. Ngayon, ano pa pwede mong gawin? Oh, number one, ayusin mo. Base. Okay. Base sa pinag-usapan natin. Yan, sabi dito ng batas. Ayan, papakita ko uli. Ha? Taxability of income and deductibility of expenses shall be determined strictly in accordance with the provision of the tax code and the rules and regulation implementing the tax code. Kasi, also, kung hawak mo ngayon ay first notice. O yan, pag-usapan natin ng first notice. Kung ito yung ngayon yung first notice mo, hawak mo yan. Anong gagawin ko, sir? O yan, maliwanag dito. I-examinin daw. Liwanag. I-examinin yung books and other records. Ngayon, i-require ka nitong mag-submit itong mga records na to sa income tax, ito, value added tax, ito, pag importer ka, idagdag mo ito, withholding tax, ito, general requirement, schedule, and books of accounts, daming hinihingi, di ba? Gusto pa ng hard and soft. Panginoon ko, itlog ba itong mga, mahilig ba kayo sa itlog? Mga BIR official, mahilig kayo sa hard and soft coffee? Ha? Coffee? Kape. Oh, hard and soft, mahilig kayo sa itlog? Ay, nako, hindi nagtitinda ng itlog yung taxpayer na ino-audit nyo. Now, iisa-isahin mo ngayon to kung ikaw yung taxpayer. Isa-isahin mo, mga bossing ko. Alin ba rito yung dapat mong i-produce at ano yung hindi mo dapat i-produce? Ngayon, ang technique dito, mga ka-taxpayer kong mahal, gagawa tayong video. Okay? Ano yung mga, ang labanan kasi is sufficiency of your evidence, pieces of evidence. O, dito, ayusin mo yung ebidensya mo na ngayon. Kung wala kang ebidensya, mag-create ka, mag-produce ka, maghanap ka. Kung mali yung records mo, i-correct mo. Basta't yung records na yon ay, na hindi mo pa naipapile sa BIR, i-correct mo na. Ngayon na. Okay? Pwede nyo akong kontakin. Pwede nyo kontakin yung nasa gawin ka ng itaas. Ayan. Gawin ka ng itaas ng bidyong ito para malaman nyo yung aking mobile numbers. Email din. Nandiyan dyan. Kontakin nyo ako. Okay? Pag-usapan na natin habang wala pang nakikitang problem ang BIR. Kasi pag may nakita ng problem dyan, medyo matataranta ka na. Preparedness is the best friend mo ngayon. Preparedness ang magbibigay sa'yo ng control, management, and a proper handling ng inyong letter of authority. So, sa susunod kong video, pag-aralan natin, ano ba yung mga files? Kung meron akong first notice, anong file ang sasaksakan ng dami nito? Ano-anong files ang ibibigay ko? Ano-anong files ang hindi ko ibibigay? Kailangan malaman nyo yun. Huwag kayong sunod ng sunod sa BIR. Hingi ng hingi yan. Itong first notice na to is a form of ano yan eh. Tax harassment yan eh. At itong video na susunod, panoorin nyo para ito sa kinabukasan ninyo at ng inyong pamilya. Kung sawan-sawa na kayo na mamuhay sa slum area o tinatawag na squatter,
Wag naman pag namatay naman kayo, wag naman sa squatter din. Okay? Habang nabubuhay kayo, pangarapin ninyo na wag kayong mapunta sa isang squatter area. Alam ho ba ninyo, sa ibang bansa, ang tawag ho nila rito ay squatter. O, isa pa ho ito. Tingnan nyo, gusto nyo bang yung, pabayaan ko na, pagpatay na ako, ano nang mangyari sa akin, kawawa naman. Respetuhin po natin ang sarili natin. Sagrado po ang binigay sa ating katawan, galing sa taas, sagrado ho yan. So, pag nawala, respetuhin din natin. Wag ho ninyong pangarapin na maging ganito ho yung kahantungan ng inyong katawang lupa o dito ho kayo ilalagay. Ang tawag ho nga nila dyan, squatter area. Ayaw natin yan. Tapos, pagdating ho ng undas, ayan. Pagdating ng undas, daming tao. So, sa dami ng tao, baka mawala pa ho yung apo ninyo o yung anak ninyo. Hinahanap ho yung inyong puntod. Diba? So, minsan, yung mga minamahal nyo sa buhay, hindi na kayo mapuntahan. Why? Naiinis sila sa dami ng tao, mainit, mabaho. Diba? Ayaw na nilang pumunta sa ganyang mga lugar. Hindi ko sinasabi na ang Manila North Cemetery ay mabaho. Wala ako sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, yung feeling ng tao. Pag pumunta sila sa isang mataong lugar, mabaho, masyadong masikip, ayan. So, minsan pa nga, hindi kayo makita. Hindi makita yung puntod sa dami ng puntod, di ba? So, anong solusyon natin dyan? Yun yung dapat nating pag-isipan eh. So, ano ba mga alternatibo? Kaya yung ibang tao, kumukuha sila ng columbarium. Wala namang pinagkaiba ho yan sa ganito eh. Yung columbarium eh, di ba? Halos parehas lang, pinaganda lang. Ito, isa sa mga columbarium na maganda rin. So, ang sinasuggest ko mga ka-taxpayer kong minamahal, habang may panahon pa na mag-decide kung saan kayo pupunta. Sabi ko nga, this is your kinabukasan. This is your future. Pwede ho natin gawing ganito. Diyan ho kayo ilalagay, maayos, okay, ang view. Hindi madidihado yung inyong pamilya because pagkatapos nilang pasyalan kayo, pwede silang mamasyal dito sa paraiso. Ang view nila, nakaka-relax, nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng problema. Magagawa ho tayo, hindi ho columbarium. Pag sinabi ho kasing columbarium, column, nakatayo. Ito ho hindi, nakahiga. Ang tawag ko nga is, hindi ko lang alam kung tama yung horizontium. Horizontium, kasi horizontal. Horizontium. Ha? So, gagawa ho tayo ng ganito. Okay? Ganyan ho. Nasa lupa. So, yung mga bawat butas niyan, nandoon ho yung urn ng minamahal nyo. So, kung yung minamahal ho ninyo ay nandito, sa ganitong sitwasyon, yan, pwede ho nyong ilipat dyan. Pwede ho, once na matapos ho yung project natin. So, kung ang minamahal nyo nandiyan sa ganitong lugar, pwede ho nyong ilipat dito sa ating pinag-uusapan. Ayan, dito sa ganito, lilipat natin yan. Dito ho natin ilalagay. So, may mga urn ho kayong pwedeng kunan. Ang tawag ho dito sa urn na to is living urn. Okay? So, pwede rin ho dun sa urn. Hindi ko ho kayo, may option ho kayo, ganitong urn. Ibig sabihin, forever na nandiyan ho yung kanilang labi. Yung sinunog, ashes niya, nandiyan pa rin sa urn na yan. Okay, ilulubog. Or, pwede ho kayong mamili, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung urn niya, gagamitin natin na plant-based. Ayan, plant-based. Mapapansin nyo, yung urn, meron hong tumutubong plant. So, yung plant na yan, pwede ho kayong mamili. Maraming klase ho ng plant na pwede nyong ilagay dyan. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito. Yung abo, lalagyan ho ninyo ng seed. Okay? So, yung seed tutubo, magiging halaman. So, yung abo, naging halaman. Sino ngayon yung halaman? Edi yung inyong mahal sa buhay, nabuhay siya
sa pamamagitan ng halaman. Siya ho yung halaman ngayon, yung ashes naging halaman. Eh di buhay siya, 'di ba? Buhay. So iyon ho. So ano-ano mga halaman na pwede siya? Ito ho. Ilakihan niyo na lang ito para makita ho ninyo. At pagsasama-samahin natin yung mga urn na pare-parehas yung kanilang piniling halaman. For example, ang piniling halaman ay itong kulay blue. O, di lahat ng blue sabay-sabay, iisang lugar lang, may zoning tayo para sa mga gustong maging halaman sila. Ha? Kung ikaw, namatay ka na, gusto mo maging halaman, o sasabihin mo lang sa amin, dito kami, Mr. Maestro, ha? Ito yung lugar ko. Ha? Ito yung lalagay mo sa akin. So, kami na ang bahala doon. Okay, tuturuan mo lang kami. So, of course, di namin alam kung kailan ka mamamatay. Kailangan may pamilya ka na magsasabi sa amin para mag-a-action naman kami. Kasi, i-reserve namin yan sa iyo, sir. I-reserve namin yan. Karapatan mo yan kung anong gusto mong mangyari sa iyong kinabukasan. Hindi lang sa iyo, pati sa mga pamilya mo. Okay, pwede kayong tabi-tabi. Lahat naman tayo pupunta dyan, pero sinasabi ko lang, gusto ko, pag napumanaw ako, eh maganda yung pupuntahan ko, hindi dun sa squatter area, okay? Pwede rin ho kayong maging paso. So, yung isang namatay, naging ashes na siya, gagawin siyang paso. O, di gagawa tayo ng malaking paso. Ando dun siya, tumutubo. O, di siya yun, diba? So, pag ganyan na yan, ito yung mga sample, oh, paso ka, tumubo, ayan na. So, ano mangyayari ngayon? Ikaw na ngayon yan. Pag pinuntahan ka ng pamilya mo, ganito itsura. Hindi ba mas maganda kung ganyan? May kinakausap yung iyong mahal sa buhay? Buhay ka eh. Halaman ka eh. Pwede kang kausapin. Diba? Napakaganda. Napakagandang senaryo to. Napakagandang kunan ng picture. Napakagandang ilagay sa Facebook. Ito yung tatay ko. Ito yung lolo ko eh. Isa na siyang halaman. Pwede niyang puntahan, pwede niyang diligan, pwede niyang gupitan. O, para ka nagugupit ng buhok. Di ba pinagaganda mo? Or kami nagagawa nun sa'yo. May magbabantay, may magugupit, may magtitrim, may maglilinis. O, so hindi ka nag-iisip na parang ang dumi-dumi naman. Ang dumi-dumi naman nung aking libingan ng minamahal ko. Di ba? Meron bang peace of mind pag ganito? Pag madumi ang libingan? Diba? Pag madumi libingan, meron ka bang peace of mind? Ganyan, patong-patong. Diba? Parang sinisisi mo ngayon sarili mo, hindi mo na mabigyan ng magandang libing yung minamahal mo. So, ngayon hindi na ho. Kasi ito ho'y iniisip ko ng matagal. Nasa sa inyo ho kung gusto ho ninyong maging ganito. Or manatili sa ganitong kalagayan ang mga mahal niyo sa buhay. Yan. Magiging ganyan ho yan. Yung inyong minamahal sa buhay. So, ang kagandahan nito, ito na ngayon yung ilalagay ninyo sa inyong Facebook account. Napakagandang picture. O, itong gusto nyong picture sa Facebook nyo. Mamili kayo. Itong picture sa Facebook o itong picture. Diba? Hindi lang yon. Magkakaroon din tayo ng pet cemetery para ho sa inyong mga minamahal na alaga. Karapatan ninyong ma-enjoy ang Pilipinas. Kasi Pilipino kayo. Marami pong salamat mga ka-taxpayer ko mahal. Peace and happiness be with you for life.